Kumusta mga amigo? Frank Vogel, delikado na ang trabaho. Paul George, matatagal makabalik. Ang inihiling nakapalit ng Detroit Pistons para kay Jeremy Grant sa trade. At magandang balita para kay Anthony Davis, yan ang pag-uusapan natin mga amigo. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Ang Clippers ngayon ay patuloy na naglalaro na wala si Paul George dahil sa nakaparecover pa ito sa kanyang torn UCL sa kanang elbow. In-announce ng team na i-extend pa ang initial na 3 to 4 weeks period na pahinga ni Paul George. Gusto nilang makita na maghilom na ang kanyang elbow at kung paano ito magre-response mga amigo. Unang nagkaroon ng injury si Paul George sa laban nila kontra Portland Trail Blazers last December 6 at na-miss niya ang ilang sunod na laro at muli nakapaglaro ito noong December 20 kontra San Antonio Spurs. Sa kanyang 26 appearance ay nakapag-average ito ng 24.7 points, 7.1 rebounds, 5.5 assists at 2 steals per game. Malaking kasayangan talaga mga amigo ang hindi paglalaro ni Paul George lalo't naghahabol sila ngayon ng playoff spot. Sa ngayon ay nasa 8 seed ang Clippers sa Western Conference. Mula sa disappointing loss sa Denver Nuggets kung saan sinausawa ng 37 points ang Los Angeles Lakers ay nalagay na sa alanganin ang trabaho ni Frank Vogel. At ang pag-coach niya kontra Utah Jazz ay sinasabing nakikipaglaban na siya para sa kanyang trabaho kaya buti na lang ay nanalo ang Los Angeles Lakers. Ayon sa report ni Bill Oram at Sam Amick na ang trabaho ni Frank Vogel ay nire-re-evaluate ng Los Angeles Lakers ng day-to-day basis. Grabe naman ang hirap nito kay Frank Vogel. Napakalaki ng pressure. Marami na nga ang nadidismaya dito kay coach Frank Vogel at gusto na siyang sisantihin. Lalo na mga fans ng Lakers. Pag Lakers kasi mga amigo, walang ibang gusto kundi ang the best. Kaya naman, hindi nakatakataka kung bakit sila ang pinakasikat na team at napakaraming championship ring kasama ang Boston Celtics. Pag nagtuloy-tuloy ang panalo ng Los Angeles Lakers ay ligtas na ang trabaho ni coach Frank Vogel. Ngunit kapag pumalya, nako, talagang delikado na. Samantala, maugong ang pangalan ni Jeremy Grant sa trade. At na nakaraan nga bukod sa Los Angeles Lakers ay napakarami ang nakaka-interest dito. Ayon sa report ng Detroit Pistons na humihingi ito ng 2 first round pick kapalit ni Jeremy Grant or isang first round pick at kasama ang isang player na may magandang upside na paglalaro ngayong season. Meaning isang player na may potential na maging star. Ilan sa mga interesado kay Jeremy Grant ay ang Los Angeles Lakers, Blazers, Knicks, Jazz, Wizards, Celtics, Pacers, Timberwolves at ang Sacramento Kings. Ayon yan sa report ni Jake Fisher of the Bleacher Report. Samantala, magandang update naman para sa NBA superstar na si Anthony Davis. Ayon kasi kay Frank Vogel, malinis na daw ang lumabas sa MRI ni Anthony Davis at na-clear na ito na mag-participate sa isang contact practice. So magandang sinyalis ito mga amigo na darating na ang mahalagang tulong para sa Lakers, hindi lang sa opensa kundi maging sa depensa, lalo na isang defensive player rin itong si Anthony Davis dahil gamit ang kanyang napakahabang bias. Bagamat wala pa naman binibigay na timeline ang Los Angeles Lakers kung kailan talaga ito makakabalik sa team. Talagang good news ito mga amigo para sa Los Angeles Lakers. Yan lamang ang ating NBA updates. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli, God bless.